Yo, what's up mga gadget? This is Kay Gadget Clinic. At ngayong araw na to, gagawa ako ng simpleng video vlog para sa inyo. At ito ay patungkol dun sa mga nawawalan o nalalaglagan o nawawalan ng cellphone, na nakawan ng cellphone. Ito yung mabisang paraan kung paano namin kayo matutulungan bilang isang technician. So, ganito po yung pwede nyong gawin sa phone nyo kung kayo'y Android or iPhone. Sa Android po, kailangan memorize nyo po yung Gmail nyo and yung inyong password. Pangalawa, dapat yan nakaregister as FRP or Factory Reset Protection. Tapos, sunod, naka-on yung location. Huwag na kayong gagamit ng two-factor authentication kasi hindi nyo siya maila-login sa ibang mga gadget or hindi nyo maila-login sa website, no? Maliban na lang kung yung inyong tawag dito, Gmail is nakalagin sa desktop, no? Pwede nyo pa kasing mabuksan yon. So, yun na. Ando na, meron ka na ang Gmail, meron ka na lahat. So, pwede mo nang gawin, pwede mo nang mahanap yung iyong nawalang gadget like Android and iPhone. Sa iPhone naman po, iba naman po ang paraan. Kailangan meron kayong medical info, unang-una na yon. Tapos, you must know yung iCloud account and password. Yun. And i-register nyo po as FMI off, no, mga gadget. Then, ang gagawin nyo po, ganito. No, sa Android po, pupunta kayo sa website na Android Find My Phone. Sa iCloud naman po, pupunta kayo sa iCloud.com or iPhone Find My Phone. Pwede naman po yun. So, ipapakita ko po after nito kung paano siya ginagawa. Kung paano namin kayo matutulungan, i-explain ko rin po sa inyo mamaya kung paano siya nag-work. So, paano? Simulan na natin. Tara! Yun ang ano mga gadget na andito tayo ngayon na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano i-set up or kung paano nyo gagawin na magkaroon ng contact number yung inyo phone. So, ganito po yan. So, unang-una, syempre, kaya sinabi ko kanina na huwag muna kayong maglalagay ng two-factor authentication in case of emergency na malaglag yung inyong unit as pwede nyo siyang mailagin sa browser. Sige, once na naglagay kayo ng two-factor authentication, mga kagadget, hindi nyo na siya malalagin kasi nga magsisend siya doon sa phone nyo or sa number nyo. So, wala lang saysay yung inyong paggamit ng factory protection. Ewan ko ba kung bakit ganun yung ginawa nung Google, hindi natin alam. So, game. So, login lang natin yung ating Gmail na gamit na naandun sa phone. So, yan. And then, after nyan, punta tayo sa Android Find My Phone. So, click natin tong Find My Device Google. So, ito yung isa sa mga paraan na pwede namin kayong matulungan, mga kagadget, ano? Based doon sa gagawin ko is nakikita nyo. Unang-una, i-secure nyo agad ang inyong devices na nalaglag o nanakaw. Click nyo lang po yung secure na yan. Click nyo lang po yung secure na yan and then lagay kayo ng small message lang. So, again, kontakin, huwag na yung ano, kunwari, number nyo lang, 09-75-18-5-8-7. Aki sa uli. Yan. Yan, kunwari, ganyan lang ha, mga kagadget, no?
So, sample message ko lang yan. So, kapag sinecure nyo yan, sa baba, maglagay kayo ng number. 0975. Itong number na to is yung, hindi ito yung makakonnect doon sa nawala nyo cellphone. Kung hindi, hindi, itong number pala rito, yung phone number na yan, doon yan sa nawala nyong cellphone, ilalagay, no, mga ka-review. Nagkamali ako doon sa unang nasabi ko. So, edit ko na lang siguro yun. Yung kunwari, ang number nung cellphone nyo, yung SIM card nyo na nandoon, naka-intact is, ayan, katulad yan, 1-8-5-8-3-8-7. So, ibig sabihin, mga ka-gadget, pag sinecure nyo yung device na yan, magpa-pop up yan dun sa screen kahit nakalaki yun. Click natin, ha. So, ayan, your device is secure, na-secure na. So, ito yung magiging kinalabasan ng unit nyo, mga ka-gadget. Ayan. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Meron pong contact number na nakalagay. It means, kapag dinala sa technician yan or sa amin, pwede naming i-text yan kung, para malaman namin kung yung nagpapagawa sa amin or yung nagdala sa amin na tao, ay kanya yan. Pwede naming itanong sa inyo na, ma'am, na may nagpagawa po kasi ng cellphone dito. Nagpop-up yung number nyo sa screen. Kung pwede po, pwede nyo pong puntahan dito sa shop. Siyempre, kailangan maging ano po kayo, respondent po kayo dun sa text agad namin. Para in case kung nakaw man yan, mahuhuli nyo po kung sino yung nagnakaw ng phone nyo. Tama po ba? So, yun lang yung pinaka-best na way na pwede naming itulong bilang technician sa mga gumagamit ng Android user bagay na ganun, no, mga ka-gadget. So, eto, natapos na natin dito sa Android natin. So, balik ko na kasi unit ko to. So, yun na po yun. Yun na yung pinaka-secured nyo. Pwede na namin siyang magamit at pwede na kayong matawagan para makuha nyo yung unit na nawala sa inyo. So, proceed naman tayo dito, mga kaka-gadget sa iPhone, no? Sa iPhone is login nyo lang inyong account sa iCloud, Find My Phone, and lalabas po kung ano yung iPhone na nawala sa inyo. Kahit po nag-offline yan, pwede nyo pa rin makita kung saan siya last na nag-login, no? Kung saan yung location niya. Kapag nilost mode nyo po yan, huwag nyo pong lalagyan ng number. Lagay nyo lang po message. Then after that, after ng message, mga ka-review, make sure pala, mga ka-review, na meron kayong medical info. At isasama ipapayo ko sa medical info, huwag na huwag kayong maglalagay ng ng number, cellphone number. Ang tanging ilagay nyo lang po is Gmail account na pwede naming kontakin. And make sure na yung Gmail nyo is alive at nagagamit nyo pa, and 24/7 nyo pang nababantayan after mawala yung inyong gadget. Para in case of emergency, madala sa amin, pwede naming ma-Gmail, makapag-send kami ng email sa inyo na hawak namin yung inyong gadget. So, yun lang po, mga ka-gadget, no? Kung napanood nyo po yung aking previous na upload, makikita nyo po doon, almost 1 year na nasa akin yung iPhone 11, na ibalik ko through email, no? Email niya yung gamit ko, at hindi ko nga siya maita sa email, then sinerch ko siya doon sa Facebook dahil pareho yung pangalan niya at yung nasa Facebook. So, yun po yung ginawa ko, mga ka-gadget. And, yun, nakita nyo naman kung gaano ka tawag dito, kung gaano kasaya yung tao nung nabalik sa kanya yung nawawala niyang iPhone 11. So ganun lang po kadali para kumbaga magtulungan po tayo. Tutulungan nyo kami, tutulungan din namin kayo ng kung saan lang yung makakaya namin itulong kapag nawawala po yung unit. Hindi naman, eto pa po ang isa sa pinaka magandang gagawin nyo po kapag kayo ay nawalan. Sa lugar nyo, lahat po ng technician o nakikita nyo doon, puntahan nyo po, bigay nyo po yung serial number, telephone number,
At yun nga po, serial number lang at ipapakalat po yan sa lahat ng mga technician kasi kami po may mga group din po kami. Kapag napakalat na po natin yan, kung nahawakan man nila yung unit, may ibabalik po sa inyo ng maayos yun. So yun lang po, hanggang dito lang yung tutorial ko sa gentong kung paano namin kayo matutulungan, no, mga ka-gadget. So balik na tayo dun sa outro ko. At yun na nga, no, mga ka-gadget, nakita nyo naman yung paliwanag ko about sa gagawin nyo kapag kayo ay nawawalan ng cellphone. So sana ay nakapulutan nyo ng knowledge o kaalaman yung aking ginawa na demonstration kung paano nyo siya ginagawa. So paano, hanggang dito na lang mga ka-gadget, sana ay lagi kayo lagi kayo nakasuporta at patuloy pa rin panoorin ang aking mga video. And sa mga bago o napadaan lang sa aking channel, please subscribe and click notification bell. Nandiyan po sa baba. Notification bell, and please share my video. Peace out.